Hello everyone, my name is Raul Alcoran Jr., Cooperative Development Specialist 2, assigned in the Registration Section from the Cooperative Development Authority, Region 9 Extension Office. Sumayong buntag, mayong udto, mayong gabi sa tanang nag-view sa ato ang video karon. May hadlaw, no? Disclaimer lang, this video is intended for clients nga nakahuman na, no? Pre-registration seminar and mag-process na sa ila ang application for registration sa ila ang proposed new cooperative. So, please listen sa unsa man. I hope nga na-recall, naka-recall mo sa unsa may mga ipang-iskutan na ito during the conduct of our pre-registration seminar. And also, naka-prepare mo sa unsa may mga data and other attachment na kinanglan natong i-upload sa atong website, which is that Electronic Cooperative Registration Information System. So, please like our official page sa YouTube and our official Facebook page. Search lang nato ang CDA Regional Office 9. Before tamo proceed sa ato ang e-CoopRIS registration, no, dapat makainumdum ta, no, i-determine sa nato ni mga butanga before tamo proceed sa ato ang registration process. Diba? Kinahanglan mo makasabutan na, no, kung sa bang klaseng type of cooperative yung iparehistro. Diba? Sa ato ang seminar last time, i-present na mo itong all types of cooperatives. So, reminder lang, dito pwede mo direct mong parehistro o multi-purpose type. So, pili lang mo ito. Ikaduha, nakapili naman mo kung sa klaseng type, nakapili na punta mo kung sang pangalan sa inyong cooperative. Kooperatiba ang inyong iparehistro sa CDA. So, ensure lang, kung magamit ganin mo acronym, i-include na sa inyo ang proposed name of your cooperative. Ikatulo, dapat, no, nakapamili na, nakabalo na mo kung sa bang klaseng common bond of membership ang inyo ang iparehistro. So, natay upat ka common bond, the residential, ang associational, occupational, and institutional. So, na I hope naka-remember mo na common bond of membership. So, out of common bond of membership, dapat makadetermine na po mo sa inyong field of membership. Also, asa ba dapat inyo ang operation, no? Either barangay sa or sa inyong municipal or sa inyong province bakaha, no? Or region 9. So, discourage lang nato, no, nga mag-interregion sa diretso or mag nationwide dahil ng atong area of operation, no, kay medyo bata pa, no, bata pa nga to ang iparehistro ng cooperative. Concentrate lang sa ta sa gamay nga area of operation until such time nga kaya na nato siya, no, nga mo expand into other area. Tapos out of sa inyo ang nag-attend sa seminar, unta maka-generate or maka-consolidate na mong pila ba ang inyo ang capitalization. So, recall lang na nga ito ang required initial paid up capital is should be not less than 15,000 pesos. Paid up capital to, ha, katong collected from the members. Tapos, na-determine na po ninyo kung pila ba ang par value sa kada share, no? So, kung makarecall mo, it should be not less than 100 but not more than 1,000 pesos ang ato ang par value of every share. And divisible by 1 peso. But, ayaw mo paggamit og centavos, di ba? Tapos, kung ganahan mo nga magkalisod-lisod, ito yung 199, depende na sa inyo ang pagkikasabutan, pero mostly sa mo ang na process is na itag 100, na itag 250, na 500, and na 1,000, kay 15 ramang kabuok, so 1,000 makakuha sila o capitalization nga 15,000 pesos, kay 15 lang man ang nag-attend sa PRS, no, pre-registration seminar. Tapos, makapili na mo, no, kung kinsa ba out of sa inyong nag-attend sa pre-registration seminar, kinsa ba ang mahimo ninyong mga interim officers? Kinsa ba to? Ang mga member of the board of director, ang member sa mga committees, and staff, no, ang mga employees ninyo, kinsa ba yung i-appoint ng mga general manager,
Ang aya po din yung treasurer, ang yung bookkeeper, ang inyo ang cashier and all. So dapat inyo na lang masabutan na no at makapili na mo. So interim lang siya no kay for purpose of registration lang, pero kung ma-register na gani mo, required na mo nga mag election na jud mo kung kinsa na jud ang inyo ang pilion nga mga officialis sa inyo ang cooperative. Also, masabutan na po ninyo, kanong sabang inyo ang date of your regular General Assembly. So, recall, diba, ang ato is, it can be fixed or within 90 days from the end of fiscal or calendar year. So, kung fixed, depende na sa inyo. Kung, like for example, February 14 or February 28 or February, March, nakaha, basta fixed siya. Or, every last or third Saturday of the month. So within 90 days from the end of fiscal or calendar year, na po uban nga flexible lang, within 90 days, any day from usually atong ginagamit is calendar year month. So from January to March. So kung within 90 days, sila na ang magdetermine ng board kung kanusa. Pero usahay, mas ganahan ng uban na fix para makaprepare dyan sila nga nanay incoming General Assembly. Also, makadetermina mo kung kinsa ba ang mahimong yung compliant officer no sa pagparehistro karon. So I hope kani kay nag-start naman ta, nakadetermina jud mo kung kinsa inyong mahimong compliant officer nga magka-comply sa inyo ang registration sa atong E-CoopRIS. And with the compliant officer nakasabot na inyo na po nang naagrihan kung unsa bang email address ang atong gamiton, no? Maghimo ba mo og inyong official email address sa inyong pangalan sa kooperatiba or gamiton ninyo ang personal email address sa kinsa man sa inyong member sa inyo ang cooperative or sa inyong compliant officer. So, ensure lang ang inyong compliant officer is visible, no? Anytime maka-check sa iyang email for the status of your registration, proposed registration, and makita niya no from any time. And also please note nga ang email address nga inyong gamiton for processes dili na siya pwedeng gamiton for another application for registration. So ayun, naabot tayo ubang mga data and documents na kinahanglan ninyong i-prepare before po mo ma-sign up or mag-encode sa tuang E-CoopRIS, no? Una, makasecure na mo atong pre-registration seminar certificate. So, coordinate lang sa kinsa man ang ato ang mga focal persons sa seminar and makuha ninyo, no? Ensure po nga duly signed na ang ato ang PRS certificate, no? Signed by the head sa section and the regional director. So, scan copy na, no? Kung makareceive mo o kanang hard copy, scan ninyo na siya and ensure nga PDF format ng iya ang result. Also, makasecure na po mo surety bond, no? And ato pong i-scan copy. So, surety bond, asa pa nang tukawan gani? Dito na sa mga insurance company. And determination sa ato ang ipabond is ang ato ang total paid up capital plus the membership fee collected. So, kinsa ba ang atong ipabond? It's can be si kisa ba maghawid sa panudlanan o sa kwarta ang atong treasurer, no? Ato ang treasurer, and kung dako na include na po nato si chairman sa ato ang ipaban. Okay, so ato lang mo sa mga insurance company tong kung pila ba ang ilang insure lang, ha, surety bond lang inyong kuhaon, dili ang fidelity bond, surety bond. Also sa inyong mga nag-attend sa seminar karon or atong schedule sa seminar sa PRS, unta, excuse me, at inyo na itong nakuha ang mga information sa inyong mga members, no? Ang iyang complete name gani, no? First name, iyang last name, and the middle name. Ang iyang address, taga-asa ba dito siya? Ang iyang birthday, date of birth, ang iyang gender, and makasecure mo or makakuha mo sa ilang mga government-issued ID. Diba na ang government issued ID required nga na makukuha mo ID number, ang ilaang date of issuance o ang place of issuance. So
Although daghan kahit ang government issued ID, mas better no kung kaya lang we recommend nga TIN ang inyong gamiton kay mas sayon siya mas required siya nga i-apply kung mag-apply mo tax exemption sa BIR. Pero anyway, kung wala pa any government issued ID ang pwede natong gamiton sa pagparehistro sa e-CoopRIS. So, kani ang ato ang official website sa CDA, sa Cooperative Development Authority. Muni sa ato sa babaw, muni ang ato ang website cda.gov.ph. Type lang nyo na siya sa inyo ang browser. And muna na siya itong itsura, no? So, ako lang ipakita ang atong itsura. And there is a left side, diri ang ato ang cooperative registration. Mo kani ninyong i-click. Ayaw mo aning reservation tungod kay diri rin siya para sa mga a registered cooperative na mag-apply for amendments. So, dirita sa first, no, cooperative registration, click na to ni siya. And makita ninyo, duha ni siya ka system. Kaning sa blue ka is for submission of reports sa mga registradong kooperatiba, and kaning sa red is kanina yung inyong sudlon kung magpa-rehistro mo as a cooperative. So, ato ni siyang i-click. Ayun. So, mura na po siya Facebook, di ba? Na ay username and password nga required. So, kung wala mo ani nga mga username and password, asa makamuha to? Pwede po ninyo i-download ang manual, no? Kung gusto mong kakalimot mo sa ato ang ipangisgutan karon, i-click nyo ang manual nga cooperative, maka-download mo sa inyo pagpa-rehistro. Or create account ka, kay mag-create patag account. So sa itsura na, muni ang atong itsura. Ang kisa may butang na to, ano, ang compliant officer, syempre, ang inyong ibutang diha. Kay kung ibutang diha po ni mo si chairman, yan, dili da ikaw, dili da si chairman naglihok ad to, no? So kung compliant officer ni siya, atong ipambutang. So required diha po ng mga IDs, i-click lang ato ni siya, and i-submit na to. Okay? Para mafilapan. So take note, required ang atong isa ka email address. So ako naka-login naman ko ganina, diretso na lang ko. Like for example, sulod na ko ako ang client account. Oop. So don't save lang ko. So muna ang atong itsura sa ato ang registration. So asa man ka padulong? So ayan na mag ilawot ani kung wala pa mo ani, may magawas diri nga new registration sa left side, sa right side, no, babaw aning search bar na ani siya button nga new registration. Click lang to nimo para maka-proceed ka. So sa akong example, na naman ko gihimo manggod. So kanila po tong lihokon. Okay? Ang sample, akong pangalan ni Sample Consumers Cooperative. Now, click down nato ni. So, mo na ni, pila ka step. Step, from step 1 to step 13, ang ato ang lihukon, diri sa ato ang online sa atong e-CoopRIS. Ang step 1, sa ako naisikutan ganina, is the name reservation and basic information. So, basic information, makita nyo diri sa left side. Basic information, diyan na ito makita ang atong proposed name, ang atong category, ang mga business activities, the common brand, the field of membership, ang atong name of institution sa association, atong area of operation, and the address and the status and the expiration, makita nyo na diha. Okay? So, kaning mga naka-blue, naka-ning word nga view, from step 2 to step 10, dili na siya automatic ma-view kung dili ninyong mahuman ang kada step. No? Kani siya open kaya kung lang siya nalihok na ganina, muna na open for viewing na siya. Like for example, alita sa step 2. Ang step 2 is for the bylaws. Take note of this, ha? So, unsa man ito ni siya pag lihok. Una, click ninyo ng edit. No? Click ninyo ang edit para inyong ma-access ang mga blanco diri. Una, kinds of membership. Unsa ba atong dawaton? Naatay duha ka option, regular member and regular and associate member. So naasay duha ka kind of membership ang co-op na, naatay regular and associate. Pero kung bagong kooperatiba pa lang jud ta, ang ato ang encouragement is
regular member lang sa ta. No? Kailangan magutay monitoring sa associate member nga dapat within 2 years, dapat mahimo siyang associate mahimo siyang regular member na. Bago pa lang ganita, mag-monitor pa ta sa member. Kapakapa pa ta sa operation. Muna, regular member lang sa ta, no? So, regular member. So, sa qualifications, kamo na yung bahala kung sa inyong pangmutang din nga mga qualifications for memberships. So, kung residential lang inyo ang common ban, so dapat resident of or employee of that institution or member of that association. So, or tangan ba ninyo diri with pleasing personality? Why problema? No? Kamo ni bahala. Requirements for membership, na nalang sila kabutan. This is approved application for membership. Pangato ang PMES certificate. Subscribe and paid up. So kung required ang kwerta, ang requirements for membership for, pwede na itong butangan. Pwede po, blanco lang po na siya, ha? Na yung mga portion diri nga, dili siya pwedeng, dili ka ka-proceed kung wala yung butang. Walang ipang butangan lang na ako na siya. Okay? Now, application for membership na kay blanco, ang gibutan ako da is 30. No? Take note nga ang board of directors required sila mag-meeting, mag-board meeting at least once a month. Isa sa purpose nila ang meeting is acceptance of membership. Dili ang manager ang maka-approve sa application of membership. Ang mga board of directors ra ang allowed, authorized mag-accept of membership. So 30 days ang atong ibutang, no? Basta masulod siya diha. Kay kung ibutang mo nag 5 days, so makadawat si manager og application og tulo ka buok. Ala, mag-meeting na po ng board kinahanglan mga application nga dapat ato ang i-approve. After ato na naputay additional, no? So dako-dako kayong trabahoon. Dayon, how much is the membership fee? So, ang ibutan da, usually ang ginabutang nila is 100 pesos. Take note, mga kauban sa kooperatiba. Ang ato ang capital sa cooperative, no? Ang atong paid up capital, dili na siya pwede ma-withdraw. Og i-withdraw na to, ang atong paid up capital sa co-op, ma-withdraw lang siya kung muhawa ka as member of the cooperative. So, kung nakay capital diha nga 10,000, maimo itong mabawi, pero ang membership fee, dili na itong mabawi. Ha? Bayad mo ito ni mo pagpapamember. So, 100 pesos lang po. Okay. Tapos, entitled to vote. Sa babaylayan na ni. Katong date of General Assembly. Diba? Isa ni sa mga determining ganina kung kano sa bang ninyo ang General Assembly. Dili na ito ibutang sa step 3. Ang quorum nato, minimum nato is at least 25%. So kung 100 members ta, kung na 25 nag-attend, maka valid ang ato ang meeting agi himo. Disqualifications sa ato mga board of director, kung na sila yung mga consecutive absences, pila ba kabuok ang atong ibut ang atong indetermine. So example lang nako is 3 and percentage sa meetings is 25. No? Kato mga board of director na nga mudagan og balik nya based atong record naka-absent siya consecutive nga tulo and sa pila ka meetings day 25% ato wala na siya kwan, so bining dili na siya pwedeng dawaton as applicant for board of directors sa sunod nga election. Ang election of directors 2 years, no? Ang ato ang maximum term for board of directors. So sa capital build up, so naiuban, at least how much a member should invest monthly. So usually 100, meaning na collection, no, kolektahon ang kooperatiba sa yung mga member, muhatag sila 100 pesos kada bulan as dugang capital sa ilaa. And sa ilaang interest on share capital and patronage refund puhon, kuwaan pug mga percentage, no, kung ibutan niya 1% lang na idugang sa ilang kapital. Na kung sa mga services nga yang gi-acquire sa kooperatiba, na po siya makuha dito diri 1% pa lang akong ibutang. So depende ra po na sa inyo hapon kung unsa.
Ma-determine po nato ang allocation and distribution of net surplus. Diba, na-discuss na to ganina, nga kinahanglan na ay pondo ang ato ang kooperatiba. So, sa ato ang Cooperative Education and Training Fund, diba, ang nakabutang dito shall not exceed 10%. Exceed ba to? Oh, 10 lang po lang ang ibutang. Sa General Reserve Fund is 10%. So please take note sa itong General Reserve Fund ha, for the first 5 years of operation, ang although 10% ang yung ibutang diha, pero nasa balaod nga 50% of the net surplus shall be set aside for General Reserve Fund. After 5 years, mo effect na ang 10% na yung ibutang diri. Okay. So sa Community Development Fund, 3%, no? So, kisabay ko na ni ang beneficiaries na ni is mga non-members, no? Dapat na add yung mga activities outside of the cooperative nga atong pwedeng gamitan og natay pondo nga gamitan. Na kung gusto jud ta no mangandoy ta nga natay building o mga office equipments or office supplies, dito po nato kuhaon sa optional fund. Muna tong gingon nato nga dili kanunay mag-volunteer na lang ang mga members sa inyong co-op kay naatay mga gipang allocate ng mga pondo gikan sa operation nato no sa atong financial statement for operations sa katuig dito nato kuhaon ang imputang nato. Now para sa mga patron ng mga non-members ano natay mga non-members nga dili pa member pero gasigil lang po sila o kuha sa serbisyo sa kooperatiba, so within 2 years pwede na to silang i-automatic member makolekt based sa lang patronage refund. And ang amendments with voting rights na po. Now, if okay na siya, i-submit lang na ninyo and makaproceed na dayon mo sa next step. Now, derita sa step 3, capitalization. So, number of members. Pila ba ang regular member ninyo? No? So, ideally, ang ato ang minimum is 15 lang man. So, di na ito ibutang 15. Pero, pwede po nga ang more than, no? Depende sa nag-attend karon. Tapos, di ba, ingon ko, determine na ito ang par value sa kada share. So, muna ni, butang na ko, 1,000 lang sa. So, sa 1,000, makita na dahil na ito kung pila itong authorized share capital, pila ang inyo ang total, wait lang, para makita na ito, ma-highlight. Pila ang inyong authorized share capital, pila po ang inyong amount sa total amount of subscribed capital, katong sa aran sa member, and makuha na po ninyo ang total amount of paid up capital. Okay? Then, based po ato, tagpila man ang minimum subscribed capital sa member. No? 4 o 1. So, explain ako ni Mayo, ha? So, nag-determine ko sa total members. So, 15 man, ang 15 daw, ang kada share is 1,000. So, ang na-collect na ko nga total paid up from 15 members is 15, no? 15,000. So, giunsa na ko pagkuha sa subscribe. Ang 15,000, i-multiply mo na siya 4, no? Kaya ang 60,000, ang 25% ana is 15. So, nakuha na ito ang total amount subscribed capital nga 60,000. Now, ang 60,000 na po, para ma-determine na ito ang authorized share capital, ang 60,000, multiply na po na ako niya 4 para makuha na ito ang amount sa authorized capital. Authorized share capital nga 240,000. Meaning, ang gihatagan mag-authority nga mamaligya og share sa member taman lang sa amount nga 240,000. Pero ay magkabalaka kung mahurot na nig pamaligya ninyo sa member, ag amend lang mo sa CDA nga magdugang mo additional share capital for distribution. Now kaning common share, ang common share kaning 240,000 i-divide lang nato na sa par value para makuha ninyo ang amount sa common share. No, the same lang po na niyo. Sa 60,000, ang amount sa common share ana is 60. Okay. So, tagpila naman ang kada member. So, akong ibutan diri, 1, paid up share, and mag-subscribe. So, kailan in terms sa subscribe?
Ang other term sa subscribe is kisaaran sa member nga paliton. No? Dili jud kagayon nga dili naman ko kapalit og share di sa co-op kay root naman daw. Pero naman, di ba naman ko gisaaran? So sa aran na to daan nga tong paliton ang share dito sa kooperatiba. Okay? Arita sa step 4 kani. Like for example, i-delete na ko si AA. Example lang na ha. Okay, naatay mga kung sugod pa lang dalin mo, naamoy mga notes diri. Ingon diri, there must be a total of 15 regular cooperators. The board of directors must consist of 5 to 15 members including the chairperson and vice chairperson, ha? Ang chairman o vice chairman o chairperson or vice chairperson member na siya sa board of directors. So kung lima ka buok, ang tulo na member of the board, ang isa chairman, ang isa vice chairman, okay? Tapos total member of board of directors must be odd number. Pasabot dili bungkig ang number, ha? Dili even. Okay? Si chairman wala na siya voting rights. Voting rights. Makabuta lang na siya kung naay mga kinahanglan i-break nga tie. Muna siya isa sa rules sa mga chairperson. And then plus ang total subscribe share and the feed up share. So sa may kulang na to ani, kulang ko isa ka board of director. So akong buhaton mag-add cooperator ta. So naay mo gawas ang posisyon ang wala ang gidelete ako gina kay si chairman man. So inyo na siyang tanawon ha mo ni ang required sa so, kung dapat katong kung gayon ang mga determination na determinanto ninyo. So ako muna si chairman. Tapos regular si chairman, siyang pangalan. So take note na niya, last name, first name, and sa ba to? Middle name. So, sample lang na ko ni para dili na tama langan. AA. So pila ang yang subscribe, di ba? Ganina sa first last step naman to ganina number of subscribe. 4 o paid up nga 1. Masayang gender. Chairperson. Muna chairperson natong gigamit ha kay pwede siyang may mong by lucky. Para gender equal lang ato ang terminology. May mail lang po nato. And the date 01 sample lang ni 1987. So patanon pa si chairman 1987. So dili po nato makita ang house ang address sa cooperator. So dapat na lang di mo information about ani nila. Taga-asa siya. Ang iya ang province, ang iyang city, ang iyang barangay, and the proof of identity. Dagan din mga proof na sa mga government issued ID ha. Sample lang nato ang TIN and the ID number. So kung wala tay makuha nga mga dates sa ato ang number ang mga ID, click lang nato ni siya nga ID date is excuse me. ID date issued not available. Okay, and the place of issuance, pwede po na to sa ninan, not available, NA na lang. And submit. Yun. Si, diba? So, makita din sa ubo, showing 1 to 10 of 15 entries. Tagsa-tagsaon, dito ninyo, og encode ang information sa kada member. So kung 100 mo kabuok, dapat ang gawas diri showing 1 to of 100 entries ni siya, ha? So depende na ninyo. So makita po nato diri, kisat sa mga position, na diri ang mga board of directors, lima kabuok, natay treasurer, natay secretary, no, as required, and the rest are members na dayon. Okay, dirita sa step 5, cooperative's purposes. So, kaning mga purposes nga ibutang diri is kuan ni siya kanang predetermine ni siya no, naka-set na siya sa per type. Ang inyo na lang buhaton ani kung naa pa mo ikadugang or naman ni siya kuan diri nga dapat walay blanco, inyo na lang siyang i-edit purposes and pwede niyo na siya ma-edit diri and pwede po ka mag additional purpose po diri, no? So mag-add purpose ta. Submit lang nato na
Alcoran. So, nala siya ay updated purposes. Diha. Tapos, derita sa step 6 at ano? 5 matali lang. Step 6, additional information sa atong articles of cooperation. So, sa ano to na siya pag access, click na po na to ang edit diri. And first nato is mag ang co-op ba applicable to guardian cooperative. Masa ba ni guardian cooperative? Ang cooperative ba pwede siya mag-apply for guardian cooperative kung mudawat siya o savings from members mga 18 years old below nga mga bata, no? Katong mga kay pwede na to silang i-kuan sa laboratory cooperative, no? So pwede ka mag-yes na, pwede put mog no. Tapos term of existence, how many years does the cooperative should exist? Maximum na to is 50 years, no? Kung mayon ganay ka nga ay maato ta sa CDA kay mag-renew ta sa atong registration, balik mo within 50 years atong i-renew ang inyong registration. So na, kung ganahan mo nga kada 5 years lang, tanong to 5. O sige, balik-balik mo kada 5 ka tuig i-renew ninyong registration sa CDA. So much better 50 na lang, di ba? Para sure. Now, articles of board of directors sa atong articles of cooperation. A board of directors shall serve until their successor shall have been elected and qualified within days from the date of registration as provided in the bylaws. Pasabot ani ang katong mga interim nga board of director nga ipangbutang ni dire, di ba ningon ko nga interim temporary lang sa ang inyong ibutang dani, required na dayon mo kung mapubahan gani inyong registration, ma-receive din yung inyong certificate of registration, nanada mo yung number of days nga mag-assembly o balik, tapos isa sa inyo ang agenda ang election of board of directors. So na iban dahil butang lang nilag 5. So apiki kayo, di ba? Ang maximum ani is 90 days jud. So within 90 days from the date of registration dapat maka-assemblya ang bagong rehistradong kooperatiba og maka proper election sa mga board of directors. No, kay interim lang. So sa so, during the conduct of election, it's either i-retain lang po nato to, basta makakandakta, i-retain nato ang mga board of directors kay banggitan man jud to sila, di ba? Ato mo to na determine. Or sige, ito na dyan pasudlo ning wala naka-attend sa seminar sa CDA. By the way, ha, katong nag-process na diri sa registration, tapos na mo yung mga member nga wala naka-attend sa seminar sa PRS, dili na siya kinahanglan na nga mo attend og seminar sa CDA. Kamunay mo seminar ato sa atong election, sa atong education and training committee. Siya na ang bahala. Mato PMES, no? Sila na yung mo seminar sa inyong mga new members. So, kaning authorized capitalization, given na niya sa mga na atong na process kanina. Click submit and mahumanta, no, sa ato ang step 6. Arita sa step 7, the list of committees. Now, ang required nato ani, no, dapat kompleto ning 1 2 3 4 5 6. Unom ka committees. These are the required committees sa cooperative. Now, for purpose of registration, pwede siya nga isa lang ang inyo ang ibutang diri. But then, motoging ano, sa atong bylaws, ana, required na every committee should have tulo ka member, no, sa committee. So, sample, ang education and training committee, all, pwedeng i-automatic chairperson ang vice chairperson sa board. Si vice chairman, ato siyang imong chairman sa Education and Training Committee. And the Gender and Development Committee, dapat na isa sa member sa Board of Director ang isa sa member sa GAD Committee. So itong buhaton, ad committee manino, ad committee, magkita nyo hindi lang sa tang, hindi na, others. Like for example, sa education. So, pangitaon itong mga na-entry nyo kayo ng mga member diha and magawas sila itong data niya and you submit. So ayun, duha na kabuka tong education
ang training committee. So ensure lang nga dolay magkaparehas og mga maka-interlap nga posisyon, no, di ba? Kung ginang itong mga dili siya pwede mohawid kay prohibited, okay? Tinan nato kay sa expand. Now dirita sa step 8, additional information for economic survey. So diha na, no, edit lang nato ni siya, dapat nalamoy mga sakto dere. Background. Sabi background ninyo, no? We are the so kamo na mag blah 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 diha sa inyo ang background. Now sa rationally, no, ang inyo ani unsa inyong tumong, no, sa inyong gustong mahitabo nganong magpa-kooperatiba mo, nganong magparehistro man jud mo. So diha na niyo na ibutang sa inyo rationally. Now, a general information, projected increase of membership. Now, close to reality lang niya kay mga projections lang man siya. So close to reality. Now, for first year ang ibutang diri is 10, no? From 15 ang ato ang original cooperators, dawata og 10, 20, 30. Take note ha, business enterprise ang cooperative. So unsa may madawat, unsa man ang net surplus nga makuha sa kooperatiba, bahin-bahin nunto sa member. Na kung daghan kayong mga member, syempre ang total net surplus ana is equal divided by the total members, no? So kamo kung ganahan kayo mo magdaghan kayong kabahin, kamo ra po. Depende na po ninyo. Ikaduha is the proposed cooperative previously registered with. So kung wala, i-click lang na to ang none. Okay, kung napay mga other instruction diri, click lang din siya. Now, diri, are you intending to business with? Depende ni siya sa type ha. Kung ang type is credit cooperative, dapat members only data, di ba? No? Ang pwede lang mo utang sa kooperatiba is members only for credit type cooperative. Pero kung other type like kani consumers, kisa ba ang pwedeng mo palit sa ato ang baligya sa tindahan, members only. So ay ato lang palit sa laing tindahan kay dili para ra sa member. Di man ta ing ana pwede, no? Sa consumers type ta. So members and non-members jud ta. Tapos business activities, so depende sa isa type. So kung gibutan di first year consumers ko, na second year consumers, sa third year multipurpose, no, di ba? Ang ato ang multipurpose, pwede lang siyang irehistro kung maka-operate na ang isa ka rehistradong cooperative from single type to multipurpose after 2 years of operation. And other requirements to siya. Mutang multipurpose siya kay, ay, gusto dyan ako siya nga, ang tumong sa kamong kooperatiba within 2 years or within 3 years, maminyo na siya into a multipurpose type cooperative. Okay. Dagan pa ni siya. Ang ato ang projected revenue, no? Projected revenue and estimated expenses atong operating capital. So syempre magdepende sa imong operating capital ha. So kami kay 15,000 lang man akong ibutang diri. So nagproject ko nga sa katuig, sa unang tuig maka nami revenue day nga 10,000 lang sa hinay pa. Pero sa first year di ay na po may expenses nga 5,000. Mutong 5,000 na lang ang net surplus nga mong bahin-bahin nun. Sa next year, sa second year, syempre, dako-dako na po siguro ang operation na na. So, nag 30,000 akong ibutang. So, close to reality lagya po niya. And expenses lagya po na to is 10,000. So, at least na may 20,000 nga net surplus. Sa third year, medyo kuha naman ang mong operation kanang stable na, so nami projected revenue nga 60,000 sa 60,000 and ang expenses kay medyo stable na po, just ra po gyapon ang ato ang expenses, so, na, no? Plus ensure nga dili mas dako ang expenses kaysa sa revenue ha, pasabot nagproject day mo nga maginansi ang inyo ang operation sa sulod sa tulo ka tuig. Okay, dagan pa din siyang other. Now, kung consumers mo alangan mag kinahanglan pa og mga solar dryer, no? Depende na sa inyo ang operations. Okay, and you submit.
Asa na ba to? Tapos, there is a list of staff and employees. Ang required ani is ang ato ang dapat natay manager, natay bookkeeper, and natay cashier or treasurer. Take note, nine note there, no board of director members shall hold any position directly involved in a day-to-day operation and management operation of the cooperative. And apply po dere ang katong consanguinity and affinity, ha? Kay baka si kaning tulo ka buok sakop ra dai ni chairman or sakop ni vice or sakop ni member of the board. So, natay mga kuanan ni no, status appointment, pwede siya part-time. Kung importante rin is part-time and volunteer, naputay minimum education, experience, or training. So, ang akong ibutang is education na lang, no, college level. So, monthly compensation, pwede sa blanco, kay wala pa mga juta na. So, kung mag-add staff, ta, click lang nato na siya. So, ang ita kagong sa mga sabalain, collector siguro, no, collector. So, pangalan, status of his appointment, permanent na ba, contractual, ano, ano. So take note nga kuan nagyapon ni siya kanang projection nagyapon niya kay baka butang nyo diri ang iyang compensation gismil mag-expect putong yung gibutang diri nga gismil jud ang iya ang monthly kuan sweldo, okay, compensation man eh. Okay, so kung kompleto na sa ibuhaton diri na dayon ta sa step 10. Okay, diha na ma-generate na tong articles of cooperation, ma-generate na ang bylaws, ma-generate na ang economic survey, ma-generate na ang treasurer's affidavit, and kato nang ipang-upload na nato tong mga PRS certificate and the surety bond. Sample na to ang articles of cooperation. Muna itong itsura, oh, no? Na yung magawas ang ato ang generated articles of cooperation. So, kaniyo? So kani mga gipangbutang diri, mga gipang kuan, based ni siya sa inyo ang gipang encode dito sa ato ang step 1 to step sa bato 9. Okay? So dinha kay nato siya i-kuan para for purpose lang na siya nga ma-view ninyo. Pero much better nga ma-review ninyo ang inyong pangbutang diha before mo muato sa step 11, no? So take note, wala pa dili pa open ang atong step 11 tungod kay required pa nato nga maka-upload ta aning mga butang diri. So ma-open lang na siya kung maka-upload na siya. Then sa baning step 11, finalize, review, and click proceed for evaluation of your application. Diha na dayon ang step 11 maka pa submit ang inyo ang registration na ato na lang tiwason be. Like for example, surety bond, mag-upload daw tag file. Itata kani. Submit kani. Browse and submit. Ayun. So open na dayon ang ato ang 11. So diha, click na lang kag submit and start na dahil ang process nato sa ato ang registration. So take note, no, baka po bingo dahil mo, tawag dahil mo sa CDA, sir, ma'am, na-click na dyan na mo ang submit, ma'am. Paliwag na may process. Ngayon na po may dispensa daan, ha, kay magdilit na ba may robot, no, and take note, ang among operation is region-wide. So dagan pang nag-una ninyo ang gipang process pa po na mo, no. So unang lang po nato to dito, wala man tayo, kuha na ni, wala man tayo nga first come first serve mga mo ang ginalihok nga process sa registration. So please wait na lang sa unsabay mga kuan, unsabay mga notification ma-receive nyo sa email, or time to time please check ang inyong ang e-CoopRIS, check ang status kung saan na diri, for validation na ba, for evaluation na ba ni ana. Okay, ayun. So after that, you can log out your e-CoopRIS. And after na ganin lang, ma-receive na mo ang inyo ang mga applications online, ang ato na lang na-evaluate and na-validate and based sa validation and sa pag-comply yun yan, no, sa mga requirements,
receive na ang inyo ang mga compliant officers sa through email nga pwede na mo mag-submit sa inyo ang documents no sa for completeness ato ang process sa registration. So required mo no mag-print out unya puhon after sa maka-receive mo sa notice o upat ka set ka documents sa inyo ang registration. Sa bato, kinahanglan to no kay tungod kay ang Cooperative Development Authority is a ISO certified agency na aming mga standard nga ginasunod. So sa ba, all original and in four paper folders and long size bond paper ang ato ang gamiton ug i-submit sa CDA. So original, dili ingon nga isa lang atong i-print out, ang tulo is all photocopies. And ensure po no nga long size bond paper. Ayaw na ninyo i-soft bound or gamiton pa mo o magamit pa mo og mga kanang plastic folder or inyo pa na no, dili magmatter na ang kanindot sa folder, ang mas better nga naatay nasunod ta sa unsay standard sa ato ang Cooperative Development Authority. Okay? So unsa ba ang atong i-submit puhon? Kinahanglan lang mo mag-submit sa Articles of Cooperation. So, upat na siya kaset ha. Balik ko na to. Ang Articles of Cooperation dapat signed by all cooperators in all pages. No, kung upat man nakabuok, all original na siya. So, 15 kabuok, amo lang ihapon nga 15 ang kapirma dito. Kung 100 mo kabuok, 100 po dapat ang naa sa kadakilid sa papel sa Articles of Cooperation sa upat kaset ng document. And atong ipanotaryo na siya, no? Okay? Sa Bisaya pa, ang Articles of Cooperation muna nga ato ang sa tawag na term na kasabutan, no? Agreement between the cooperative and the Cooperative Development Authority. Kaduha, ang ato ang bylaws, pirmado, no? Dapat po ni siya mapirmahan sa last page sa ato ang bylaws sa mga cooperators, sa tanang cooperators. Also, ang atong economic survey, ipanotaryo na ito na siya. And the treasurer's affidavit and notarized. Signed by your treasurer and ang ato pong ipanotaryo. Take note, kaning upat kabuok na ano siya yung mga blanco sa mga pages. Ang blanco para sa mga date, sa mga notary bitaw, and mga dates and place na gisign. Ensure nga pag-submit niyo diri sa CDA duly filled out to siya ha, walay blanko nga dapat ma-submit diri. Also naapo dito ang sa Articles of Cooperation naapo portion dito nga kinahanglan og witness signed by the witnesses duha to kabuok. Dili to sila mga member of the cooperative ha, ang ita jud og mga witness ninyo outside of your membership nga nagpamatuod no. Yun. Tapos ang inyo ang original pre-registration seminar certificate. So, ang isa original, ang tulo photocopies. Tapos ang inyo surety bond, the same lapod kiapon, isa original, ang tulo photocopies. And additional requirement for special type of co-op, no? Like for example, ang katong sa transport, nga required ang naisetos and recommendation from the OTC. Kung agrarian reform beneficiary, dapat na ata from the DAR and other nga type of co-op nga required nga additional requirements. And kaning payment, after na ni sa among evaluation unya puhon, kung okay na, kung the same ang mo ang pag-evaluate na mo sa inyong hard copy versus sa soft copy, diha na mo among tawagon for payment. No? Process ra gud gihapon ang payment sa E-CoopRIS. So, thank you very much sa ato ang pagpaminaw sa ato ang instructional video sa pagparehistro niya sa atong E-CoopRIS.